mapagpalang araw po sa lahat. Muli po tayo ay nagsama-sama upang makinig ng salita ng Panginoon at magpasalamat sa lahat ng biyaya na binigay niya po sa atin sa buong isang linggo. At bago po ang lahat, iniaanyayahan ko po ang bawat isa na sumabay po sa ating pangunahing panalangin. At itikit po natin ang ating mata, itoon po natin ang ating puso at isip sa presensya ng Panginoon. Hallelujah, hallelujah, Jesus, purihin ka, Panginoon. Tunay, Panginoon, na karapat-dapat kang purihin, sambahin, dakilain, at luwalhatiin. Panginoon, maraming salamat, Panginoon, sa araw na ito na kami, Panginoon, ay nagsama-sama na manalangin. Pagpasalamat sa lahat, Panginoon, ng kaputihan na ibigay niyo po sa amin. Maging Lord, thank you sa kalakasan, thank you, Lord, sa pag-iingat. Thank you, Lord, sa paglayo, Panginoon, sa lahat ng kapahamakan. Lord, maraming salamat sa buhay mo na ibinigay niyo po sa amin na hindi man po kami karapat-dapat, Panginoon, na bigyan niyo po, Panginoon, ng buhay mo, Panginoon, pero may narapat mo, Lord, na ibigay sa amin ang aming pangailangan. And Lord, sa mga oras na ito, ikaw ang siyang mapapurihan, ikaw ang siyang maitaas at madakila. Maraming salamat, Lord. And we pray, Lord, sa aming pastor po na magbabahagi ng iyong salita, ikaw, Panginoon, ang siyang gumabay sa kanya. Bigyan niyo po siya, Panginoon, ng knowledge and wisdom. Maging Lord sa lahat ng nakikinig, Panginoon, ng salita mo, Panginoon. Patuloy na pagbalain niyo po ang bawat isa. Ikaw, Panginoon, ang siyang sumama at gumabay, Panginoon. Panginoon, paramdam niyo po sa amin, Panginoon, ng iyong presensya na nandito ka, Panginoon, kasama namin. Maraming salamat, Panginoon, at ikaw, Panginoon, ang siyang manguna sa bawat isa. Maraming salamat po, O Lord. Ito po ang aming samot na lang sa tanging pangalan ni Jesus. Amen and amen. Moving in our knees.
Mapagpalang umaga po sa ating lahat. At narito na naman po tayo sa online service, Sunday service po natin. Ako po si Pastor Henry na magiging tagapagsalita niyo po sa umagang ito. At nawa po ang umagang ito ay maging pagpapala po sa ating lahat. Tayo po muna yung manalangin. Ama naming Diyos, maraming salamat po sa kabutihang ipinagkakaloob niyo po sa amin, sa nagdaang araw, sa kasalukuyan ng Diyos. Maraming salamat po sa pag-iingat niyo po sa amin na hindi niyo po kami pinababayaan kahit na po ang panahong ito ay napakadelikado. At nagpapasalamat po kami sa banal na Espiritu dahil alam ko po siya po ang nagbibigay ng wisdom sa bawat isa sa amin. Siya po ang nag-guide sa bawat isa sa amin kung ano po ang mabuti at dapat po namin gawin. At katugod po ng pasasalamat na ito ay ang paghingi po namin ng kapatawaran sa lahat ng mga nagawa po namin kasalanan. Sa pamamagitan man ito ng isip, salita at sa gawa, patawarin niyo po kami. At ang pag-uusapan po namin sa umagang ito, na mga salita mo na nawa ay maging kalakasan po ng spiritual naming pamumuhay. Na ito'y tumimo sa aming isip, manirahan sa aming puso at patabay ng pusong ito. At ito po ay aming ipamuhay. At makita ng tao na ang aming Diyos ay dakila at mapagmahal. Maraming salamat sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Magandang umaga pong muli sa inyong lahat. Welcome po sa online Sunday service po natin. At ang magiging topic po natin ay tungkol po sa pagbibigay. Kung mayroon po kayong mga hawak na banal na kasulatan ng Bible po, makipagbukasan po kayo sa akin sa ikalawang Corinto 9 talatang 7 at 8. Babasahin ko po sa Tagalog. Talatang 7. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa sariling pasya. Maluwag sa loob at di napipilitan lamang. Sapagkat iniibig ng Diyos ang kusang nagbibigay ng may kagalakan. Sabi po sa talatang 7. Sa talatang 8 naman po, magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangangailangan upang may magamit kayo sa pagkakawang gawa. Ito po ang ating pong verse sa umagang ito. At kung titingnan po natin ang verse na ito, makikita po natin dito ang esensya po ng pagbibigay. At makikita rin po natin ang esensyang gagawin ng Diyos kung tayo po ay marunong magbigay. Ibig sabihin, may provision po ang Diyos sa mga taong marunong magbigay o yung taong nagpapasya na magbigay. Kasi po, ang sabi po rito, maluwag daw sa loob at di napipilitan lamang. At kung titingnan po natin sa mundong ito, wala po kayong makikitang pulubi hingi lang ng hingi o yung mga nanghihinging tao na hindi marunong magbigay na yumaman. Wala pong ganun. Wala pong nangyayaring ganun. Alam po natin na yung mga pulubi nanghihingi yan pero hindi po sila yayaman. Dahil yun po ang sinasaad sa Bible. Amen po ba? At ang sinasaad po rito dapat daw po ang bawat isa magkaroon ng kapasyahan. Magdidesisyon po tayo na tayo po ay magbibigay. At sabi po, maluwag po sa loob at hindi napipilitan lamang. Sapagkat yun daw pong mga nagbibigay na maluwag sa kanilang loob ay anong sinabi? Iniibig ng Diyos. Yun po ang iniibig ng Diyos. At may gagawin po ang Diyos doon sa mga taong nagbibigay na yon. Ang sabi po rito, magagawa raw po ng Diyos na pasaganain kayo
sa lahat ng bagay. Hindi po sinabing sa isang bagay lang. Sa lahat ng bagay. Nang higit pa sa inyong pangangailangan. Kung ang pangangailangan mo, isa, higit pa dun ang pagpapalang ipagbibigay ng Diyos. At kaya po tayo bibigyan ng Diyos ng pagpapala ay upang gamitin daw po natin sa kawang gawa. Ano po ang ibig sabihin? Ibig sabihin, kung tayo po ay pinagpala ng Diyos, magipagpapala rin po tayo sa iba. Amen po ba? Kaya ito po ay nagkaroon ng pamagat na our decision, God's provision. Naliwanag po yan, ha? Our decision, God's provision. Tayo po raw mga magdidesisyon at bahala na ang Diyos na magbigay ng provision sa atin. Amen po. Amen po ba? Okay. Magsimula po tayo. Tingnan po natin. Sa buhay po ng tao, tayo pong lahat, mayroon po tayong treaties na tinatawag na ipinagkaloob ng Diyos. Ano po yung treaties na yan? Time, talents, at saka po treasures. Oras, talento, kayamanan. Yung oras po, alam na po natin yan. Kung ano po yung oras. Yung talento, alam po natin yan kung ano talento natin. Kung magaling kang kumanta, magaling kang mag-gitara, magaling kang magsalita, magaling kang umarte, mga talento po yan. Tumutuloy ka sa alambre, kumakain ka ng apoy, mga talento po yun. Amen po ba? At yung treasures naman po, yung kayamanan. Hindi po sinasabi rito na may mga ginto po tayo, pero mayroong mga taong may ginto. Ang sinasabi po kayamanan dito, kung tayo po may trabaho at sumusweldo po tayo, yun po yung kayamanan natin. Amen po ba? Maliwanag na maliwanag po yun. Huwag po nating ipagkamali. Baka sabihin, hindi naman ako mayaman eh. Nagtatrabaho lang ako eh. Yung pinakakayamanan po natin, yun po yung trabaho po natin na yun. Dahil doon po tayo kumikita, may pera po doon. Yan po yung pinakakayamanan po natin. Amen po ba? Yan po, treaties, ipinagkaloob po sa atin ng Diyos. Okay, sabi, nobody can hold or control us to serve. Wala raw po na kahit sino ang magkocontrol sa atin o hahawak sa atin upang maglingkod. Yung paglilingkod po na sinasabi dyan, doon po natin ilalagay yung treatise. Nobody can hold or control us to give. Nobody can hold or control us to ano? Serve our talent. Pagkaloob yung ating talento. Or nobody can hold or control us to serve our time. Pwede po ganun. Ang pagsisilbi po kasi natin, doon ako nakapaloob yung tatlong tiki na yun. Ipaglilingkuran po natin yun. Hindi lang po natin paglilingkuran yung oras natin sa loob ng simbahan. Kung hindi sa labas, pwede rin po natin ipaglingkuran ang ating oras. Yung ating oras po, pwede natin ipaglingkuran kung ano ang talento po natin. Kung ang talento po natin, magaling po tayo mag-share, mag-share po tayo sa labas. Gamitin po natin yung oras, gamitin po natin yung talento natin mag-share ng salita ng Diyos. Sa labas po, hindi lang po sa simbahan. Ang pagbibigay, anywhere. Nasa loob ka ng simbahan, nasa labas ka, pwede ka magbigay. At maliwanag na maliwanag po ang sabi, maluwag at di napipilitan lamang. Kaya po wala pong nag-hold at nag-control sa atin. May free will po tayo na magbigay. At yun po, dapat desisyonan po natin. Amen po ba? Diba po? Sabi, we act according to our own free will. Tayo po, kumikilos po tayo sa ganang ating free will, yung tinatawag na sariling kagustuhan po natin. Umikilos po tayo dyan. Amen po ba? Pero yung free will na yun, kung Kristiyano na po tayo, dapat yung free will na yun,
nakapailalim sa will ng Diyos. Kaya yung three piece na yun, i-act natin yun accordingly sa free will ng Diyos. Free will natin na nakapailalim sa free will ng Diyos. Kaya magagamit natin siya, dapat natin siyang gamitin accordingly sa kagustuhan ng Diyos. Amen po ba? Kailangan po, ganun po ang gagawin natin. Hindi po sa kagustuhan lang po natin. Meron po tayong free will. Pero yung free will po na yun, nang tinanggap po natin ang ating Panginoong Hesus, ipinailalim na po natin sa kagustuhan ng Diyos. Kaya, accordingly, sa free will na ng Diyos, yung free will natin. Amen po ba? Ganun po ang gagawin natin. At magkakaroon po tayo, kapag ka ganun po ang ginawa natin, magkakaroon po tayo dapat ng karakter na nagtatrust at nagkakaroon tayo ng faith sa Diyos. Dapat meron po tayong ganun. Meron po tayong pagtitiwala at meron po tayong pananampalataya sa ating Diyos. Hindi po dapat mawawala yon. Amen po ba? Ngayon, pag-usapan po natin yung desisyon. Dapat yung desisyon na yan, lumabas sa atin yung desisyon na yan na kung tayo ba tutulong, kung tayo ba magbibigay. Kasi meron pong mga Kristiyano na hindi po makapag-decide kung magbibigay o hindi, kung tutulong o hindi, kung magmi-ministeryo o hindi. Pero mga Kristiyano po, pero nag-iisip pa. Pero dapat, nag-desisyon po tayo. Ang pag-uusapan po natin dito, ang desisyon kung paano po magbigay. Amen. Kasi po, yung iba, nagdi-desisyon na magbibigay, pero aandap-andap. Merong iba, nagbabawas. Merong iba, wag na lang, sa isang linggo na lang. Yung iba, nanghihinayang. Hindi po. Kailangan po tayo mga Kristiyano, mag-desisyon po tayo. Amen po ba? Okay. Sabi po, sabi ha, ito po ha. God has blessed us with talent, time, and treasures. Totoo naman po yun. Talagang tayo po ay pinagpala ng Diyos. Binigyan tayo ng gift, ng regalo. Meron po tayong mga talento. Meron po tayong oras. At meron po tayong kayamanan. Ulitin ko po, yung talento natin, kung maganda ang boses mo. Yung time, alam po natin, yung treasure, hindi po yung basta kayamanan lang. Kung ano po yung tinatanggap natin, yun na po yung kayamanan. Amen po ba? At binigyan din tayo ng Diyos ng oportunidad na yung mga talentong yan, yung oras na yan, yung kayamanang yan, ay i-share natin sa iba. Binigyan tayo ng talent ng Diyos, pinagpala tayo ng talento, pinagpala tayo ng oras, pinagpala tayo ng kayamanan, dapat ang Diyos binigyan din tayo ng oportunidad na yung mga pagpapalang yan, i-share po natin sa iba. Amen po ba? Katulad po ng pagbibigay natin sa simbahan. Kung tayo po, binibigyan ng pagpapala ng Diyos, eh dapat po pagpalain po rin naman natin ang simbahan. Magbigay po tayo ng tulong. Sapagkat alam po natin kung saan po napupunta yung ipinagkakaloob nating pera sa simbahan, kung saan po ginagamit yun, alam po natin yun. Tayo pong mga manggagawa, tayo pong mga mananampalataya, alam natin kung saan po ginagamit yun. At hindi po ba natin alam, mayroon nga pong mga mananampalataya, hindi naman mananampalataya, pero nagbibigay, di po ba nakakahiya po sa kanila? Tayo pong mananampalataya, tayo yung nagkakaroon pa ng doubt sa pagbibigay.
Amen po ba? Tandaan po natin na, and of opportunities to share them with others. Sa loob ng simbahan, sa labas ng simbahan, dapat ginagamit natin yung ibinigay ng Diyos na opportunity na pagkakataon para ma-share sa kanila yung mga kabutihan yung pinagkaloob ng Diyos. Amen po ba? Okay. Ito po, hindi po magiging 100% ang pagpapala ng Diyos kung hindi po natin ito gagawing pagpapala sa iba. Ibig sabihin, kung pinagpala po tayo ng Diyos, pinagkalooban po tayo, hindi po magiging 100% yun sa paningin ng Diyos. Magiging kalahati lang yun, pwedeng 1/4. Kung hindi po natin ginamit ito para mapagpala po ang iba, doon lang po magiging 100% yun. Kapag yung pagpapalang tinanggap natin, itinulong rin naman natin sa iba, lalong-lalo na sa gawain ng Panginoon. Doon lang po magiging 100% at katanggap-tanggap sa Panginoon yun. Kaya dapat po, mayroon tayong desisyon na nabukal sa ating puso na tayo magbigay. Amen po ba? Okay, tingnan po natin ha. Sabi pa. Ito po. God blesses those who give freely of their time, talents, and treasures. At alam po natin ang sinusukli ng Diyos. Mas pinagpapala raw ng Diyos yung mga taong nagbibigay ng taos sa kanilang puso, ng kanilang oras, ng kanilang talento, at ng kanilang kayamanan. Ako po, guwapatotoo po ako. Sasama ko na po sa patotoo. Itong pandemyang to, hindi ko malaman kung ipasasalamat ko po sa Diyos o hindi. Pero kasi po, itong pandemyang ito na nangyayari, naramdaman ko po ang pagpapala ng Diyos. At yung pagpapala ng Diyos po umahapaw. At amazing, tuwan-tuwa po ako sa Panginoon. Kaya po, dito ko po naranasan na maramdaman yung pagpapala ng Diyos. Dito po naisip na totoo po talaga ang mga pangako ng Diyos na kapag ikaw nagbibigay ka, ibabalik ng Diyos sa iyo yun, diglig, siksik, umaapaw. Totoo po yun. Sapagkat naranasan ko po ngayon at pinapasalamat ko po sa Diyos. Salamat po. Ayoko na pong sabihin kung ano po yung patotoo, yung mga ginawa sa akin ng Diyos, baka ayoko pong ano yun. Baka may maano pong ibang matis at sabihin, nagyayabang po tayo. Pero sinasabi ko lang po sa inyo ang pagpapalang ginawa ng Diyos. At isa pang pagpapalang ginawa ng Diyos, nakakatulog po ako sa ibang kapatid. Yun po ang pinasasalamatan ko sa Diyos. At hinihiling ko pa rin po sa Diyos na sana po, mas makatulong pa ako sa mga kapatid. Maraming salamat. At talagang totoo ang pangako ng Diyos na yung mga nagbibigay ng tao sa kanilang puso. Kung kayo po nagbigay noon, bigay lang kayo ng bigay, handaan niyo po ipabalik po talaga ng Diyos. God blesses those who give freely of their time, talents, and treasure. Amen po ba? Palakpakan natin ang Diyos. Sabi pa sa Kawikaan 11:25, sabi, ang taong matulungin, sasagana ang pamumuhay. At ang marunong tumulong ay tiyak na tutulungan. Totoo po yan. Ang Diyos po ang magpapasagana sa atin kung marunong po tayong magbigay. Kung nagdedesisyon po tayo na tayo po ay magbigay, may provision po ang Diyos na ipagkakaloob sa atin. Kaya totoo po itong Kawikaan 11:25. At kung tayo po ay tumutulong, tayo rin po ay tutulungan. Tiyak! Ang sa'yo po ito, tiyak na tutulungan. Tiyak po yun. Na makakarandam po tayo ng tulong sapagkat yun po ang provision ng Diyos sa mga nagdedesisyon na magbigay ng taos puso sa kanilang
na magbigay ng taos puso. Sa kanilang mga puso, yung taos po talaga. Bukal sa kanilang puso ang pagbibigay. Amen po ba? At itinuturo rin sa atin ng Diyos, sa pagdidesisyon natin yan, tinuturo sa atin ng Diyos, na the right perspective on our possession. Kapag ka po tayo ay susunod sa Diyos, magdidesisyon tayo na magbigay, tuturuan po tayo ng Diyos kung paano po natin hahawakan yung ating mga possession. Ituturo sa atin ng Diyos kung saan mo dadaling ito. At malalaman po natin kung ano mangyayari doon po sa mga possession natin, mas palalaguin po ng Diyos yun. Ganun po ang provision o binibigay ng Diyos doon po sa mga taong nagdedesisyon na magbigay. Ibigay yung kanilang yung talent, yung treasures, tsaka yung time. Amen po ba? At lagi po nating tatandaan na yung lahat po ng tinatanggap natin ay galing po sa Diyos yun. At lagi po nating tatandaan na tayo po stewards lang. Tagapangalaga po tayo, hindi po tayo may-ari. Ang may-ari po nun ay ang Diyos. Tayo po katiwala lang. At yung pinagtiwala sa atin ng Diyos na oras, na talento, na kayamanan, eh gusto niya na magamit ito ng maayos, right perspective, na magamit po natin ito. Ganun po tayo tinuturuan ng Diyos kung paano gamitin yung mga pinagkakaroon niyang blessing sa atin. Amen po ba? Tatandaan po natin, katiwala lang po tayo, hindi po tayo ang may-ari. Ang tunay pong may-ari ay yung nagbibigay sa atin, ang ating Diyos. Amen po ba? Okay. At tatandaan natin na lahat ng bagay na ipinagkakaloob sa atin ng Diyos ay gift from God. Para wala po tayong ipagmayabang sa ating sarili. Para hindi po natin ipagmayabang na tayo po nagbibigay. Ganto, binigay ko, ganto. Hindi po. Everything we have is a gift from God. Dapat recognize po natin na galing sa Diyos yun. At hindi dahil sa ating galing, hindi dahil sa ating talento, hindi dahil sa malakas tayo, hindi po, regalo po ng Diyos yun. Dapat po, lagi po nating pasasalamatan ang Diyos. Amen po ba? At tatandaan po natin na yung Diyos na ating pinaglilingkuran, He is the ultimate giver. Yun ang gusto niya paalam sa atin ng Diyos eh. Kaya tinuturuan niya tayong magbigay. Tandaan niyo. Ang sinasabi sa atin ng Diyos, dapat lagi nating tatandaan, lagi nating lalagay sa ating isip, lagi nating lalagay sa ating puso na ang ultimate na tagap na giver ay ang Diyos. Binigay niya ngayon kanyang bugtong na anak sa atin. Walang kasalanan na matay para matubos lang tayo sa ating kasalanan. Giver. Kaya dapat tayo maging giver din. Hindi man natin yung tinatawag na ma-outgive ang Diyos doon sa kanyang pagbibigyan. At least tayo po nagdidesisyon sa ating puso na tayo po ay magbigay. Hindi po yung tanggap lang ng tanggap. Hindi po sa malaki, hindi po sa maliit na bagay ang pagkakaloob natin sa Diyos, kung hindi yung desisyon natin na tayo po ay magbibigay. Amen po ba? Kahit na ibibigay natin ang time natin, ang oras, ibibigay natin ang talento natin, ibibigay natin yung kayamanan natin. Alam ng Diyos yun. Amen. Sabi nga sa Isaiah 42:5, ito ang kadakilaan ng Diyos. Sabi nga, ang Diyos na si Yahweh ang lumikha ng kalangitan. Nilikha rin niya ang lupa at nagbigay buhay sa lahat ng bagay dito sa daigdig.
Kaya nga, we cannot outgive God. Dahil hindi natin kayang lumikha. Hindi natin kayang likhain ng langit, kalangitan. Hindi natin kayang likhain ng lupa at magbigay buhay dito. Hindi. Pero tinuturuan tayo ng Diyos na magbigay. Time, talent, at treasure. Dapat ipagkalog natin sa Diyos. Amen po ba? Sabi, at laging sinasabi ng Diyos sa atin na tayong mga Kristiyano, dapat bukal talaga sa ating puso at para tayong mga Boy Scout na laging handa, always ready to give, hindi always ready to receive. Dapat ang lagi natin pagtuunan ng pansin, always ready tayo magbigay, hindi mag-receive. Although hindi masamang tumanggap, pero dapat ready tayo magbigay. Hindi tanggap lang po tayo ng tanggap. Tandaan po natin, hindi po aalwagi ang ating buhay kung tayo ay tanggap lang ng tanggap, dahil hindi po yun ang panuntunan ng Diyos. Ang panuntunan ng Diyos, subukan mo ko sa pagbibigay. Yun po ang panuntunan ng Diyos. Kundi sukli ang huyan, diglig, siksik, umaapaw. Kaya tayo mga Kristiyano, dapat always ready to give. Huwag po tayo magkukuripot, lalo na sa gawain ng Panginoon. Huwag po tayo magkukuripot kung merong dapat pong tulungan. Kung kinakailangan po ang time natin, ibigay natin doon. Kung kinakailangan yung talents natin, ibigay natin doon. Yung treasures natin, ibigay natin. Okay lang po. Ang tandaan po natin, ibabalik po sa atin ang Diyos yan. At yun po, nararamdaman po ngayon yun. Nararamdaman po na yung pamilya yun. Yung pagbabalik ng Diyos ng pagpapala. At how sweet it is na maramdaman mo ang pagpapala ng Diyos na ibinabalik sa iyo. Amen po ba? Always ready to give. At kinakailangan din po na kung tayo ay pinagpala, dapat po tayo ay maging pagpapala. Huwag po natin sasarilinin yung pagpapala ay pinagkaloob sa atin ng Diyos. Kung tayo po pinagpala, magpala po tayo. At yun po ang kinalulugdan ng Diyos. Amen po ba? Huwag po tayo magkukuripot ng nakatikom ang ating mga palad. Hindi po ganun ang tunay na Kristiyano. Hindi po ganun yung tunay na tumanggap sa Panginoon. Hindi po tunay na ganun yung mga mananampalataya na tumatawag sa Panginoong Hesus ng Panginoon, sa Diyos na Ama. Hindi po. Dapat natututo po tayong magpala sa iba. Kay Kristiyano man siya, kay hindi siya Kristiyano, kung kinakailangan na pagpalain natin siya, dahil yun po ang good deeds. Mga mabubuting gawa po yun. Kung magbabasa po tayo ng Bible, ginagawa po ni Kristo yun, hindi lang sa mga mananampalataya, kundi maging sa hindi mga mananampalataya. Upang makilala ng mga mananampalataya, ng hindi mananampalataya na yan, na tayo mga mananampalataya, mabuti ang ating Diyos sa pamamagitan ng pagpapala sa kanila. Amen po ba? Dapat yun po ang ginagawa po natin. Amen! Tatandaan po natin, tinuturuan po tayo ng Diyos itong katawan natin na hindi maging karnal. Dahil itong katawan natin na ito, hindi na po dapat karnal ito. Ito po ay templo ng Diyos. Kaya nga po sabi, don't let your carnal body to overcome your spirit, especially in giving. Kahit na po kasi tayo, mga Kristiyano na, naging templo na ng Espiritu Santo ang ating mga katawan, eh hindi po tayo perfecto. Minsan po sumasagi po yung pagkakarnal po natin. Ang tinuturo po sa atin ng Diyos, at lagi pong sinasabi na yung
karnal nating katawan, huwag i-overcome yung spirit. Dahil sa pinag-uusapan natin ay ang pagbibigay ng time, ng talent, ng treasure, especially in giving. Dahil kapag ka po yung karnal na katawan natin ang nag-overcome, nangibabaw, napailaliman ng espiritu, magiging madamot po tayo. At kung tayo po magiging madamot, hindi po tayo makakatikim ng pagpapala ng Diyos. Tandaan po natin yun. Kaya po, mananatili po tayong naghihirap. Trabaho ka ng trabaho, 18 oras, pero pagkatapos nun, mahirap ka pa rin. Kasi ang ginagawa mo, yung sa sarili mong pamamaraan, hindi po, gawin po natin yung panuntunan ng Diyos. Magbigay, magdesisyong magbigay. At kung pinagpala po tayo, magpala po tayo at pabayaan natin ang Diyos ang magpala sa atin. Amen po ba? Kaya don't let your carnal body to overcome your spirit, especially in giving time, talent, and treasure. Tatandaan po natin yan. Amen po ba? Ang ibig pong sabihin nito, kung yung karnal na katawan po natin hindi ma-overcome yung spirit, ang ibig sabihin po nito, tayo po ay laging nakalaang ano? Magbigay. Nakalaang ano? Magmahal. Nakalaang ano? Sumunod. Kasi ang nangingibabaw po sa atin hindi po yung karnal kundi yung espiritu ng Diyos. At yung espiritu ng Diyos na yan ang nagtutulak sa atin para gawin ang mga bagay na ito. Lagi tayong nakalaang magbigay, laging nakalaang magmahal, laging nakalaang sumunod sa Diyos. At yun ang nagugustuhan ng Diyos. At kapag ginawa natin yan, nandyan po ang pagpapala ng Diyos. Kung sabi nga po sa Marcos 12:41-42, tungkol sa pagbibigay, sabi na upo si Jesus sa tapat ng lalagyan ng mga kaloob doon sa templo at pinagmasdan ng mga naghahandog ng sarapi. Napansin niyang maraming mayaman na naghuhulog ng malaking halaga. Lumapit naman ang isang biyudang mahirap at naghulog ng 2.50 sentimo. Yung pong pinag-uusapan po rito, carnal body po ang nangibabaw doon sa mga mayayaman. Yayabang lang po. Pero po yung mahirap daw pong biyuda na nagulog na lang 2 sentimo, hindi po carnal body yun. Hindi yung spirito po. At siya po, ang kinalugdan ng Diyos. Tayo po kung magbibigay po tayo, sinasabi lang sa atin ng Panginoon na huwag tayong magyayabang sa pagbibigay. Magbigay po tayo accordingly. Kung kinakailangan yung pagbibigay natin, huwag na natin picturean, huwag na natin Facebook, mas mainam po. Pero hindi naman po masama na picturean yun at i-Facebook. Kaya lang po, baka sa isipan po ng ibang tao, maging masama, may matisip pa, mas mainam na po yung, sa akin po, para sa akin lang po, mas mainam na po yung huwag na lang. At pabayaan po natin yung camera ng Diyos at yung Diyos ang mag-picture sa atin. Siya ang magbibigay po sa atin ng gantimpala. Amen po ba? Palakpakan nga po natin ang Diyos. Sabi, dito natin makikita na God is our great provider. Kapag nagbibigay po tayo, mararamdaman po natin ang Diyos natin ang dakilang tagapagpala. Mararamdaman ko po yun. At nagpapasalamat ako sa Diyos. Alam niyo po yung panadero ko, pastor, yung binigay sa akin ng Diyos, napakabait. Pastor po siya. Tagatapos yung mga manggagawa ko, puro mga Kristiyano. At nagpapasalamat po ako, din magsisimula po kami magtrabaho, alternate po yun. Sa isang araw, ito mong manalangin, isang araw, ito manalangin, isang araw, ito mananalangin, ganun po. At nagpapasalamat po ako sa mga panalangin niyan. Dahil talagang, kami po, dito sa negosyo, umaasa lang po sa panalangin, sa biyaya ng Diyos. God is our great provider.
At yan po ay nararanasan po, nararamdaman po namin. Kaya, purihin ng Diyos. Maraming maraming salamat sa Diyos. Ang sabi nga po sa ikalawang Corinto 8:9, ganito kadakila ang ating Diyos. Hindi kaila sa inyo ang kagandahang loob ng ating Panginoong Jesucristo. Kahit na mayaman, naging mahirap siya upang mapayaman kayo sa pamamagitan ng kanyang pagiging mahirap. Ganyan po kadakila ang ating Diyos. Kahit maghirap siya, mapayaman lang po tayo. Amen. At amen. At gustong sabihin sa atin ng Diyos para sa ating paglilingkod na huwag po tayo maglingkod-lingkuran. Baka po pumapunta lang po tayo sa langit-langitan. Kundi maglingkod po tayo ng lubusan. We must give our best to God. Kung ano po yung best, ibigay po natin sa Diyos. Ang nakakalungkot po na nangyayari, yung best po natin, ibinibigay po sa trabaho. Alin niyo po ibinibigay doon sa amo. Papagudin ang sarili ng pagod na pagod na pagod. Lahat ng best of time nila, ibinagkaloob doon. Best of talent nila, ibinagkaloob dito. Best of treasure nila para maging sikat, ipinagkaloob doon. Ngayon, yung best of time, pag-uwi ng bahay, nagbasa ng Biblia, ang nabanggit talata, ang sumunod, hilik na. Eh, paano? Ang best, ibinigay sa mundo, hindi binigay sa Diyos. Eh, paano po tayong bibigyan ng best naman ng Diyos? Paano yung provision ng Diyos, ibibigay sa ating best? Hindi rin bibigay sa atin ng Diyos yun. Kaya ang sabi, we must give our best to God. O yung talent natin. Kanino po ba natutunan ng talent? Sino po ba nagpala ng talent natin? Di ba ang Diyos, ang banal na Espiritu? Pagkatapos gagamitin po natin sa sanlibutan. Eh, para ano? Gagamitin tayo? Para maging sikat po tayo. Hindi po tayo tinuruan ng Diyos. Binigyan ng gift ng talento sa pagkanta, sa pag-ayos, sa pagsasalita para gamitin sa sanlibutan. Hindi, gamitin po natin sa kaharian ng Diyos para lumawak po ang kaharian ng Diyos. Amen po ba? Ang treasure, bigay po tayo sa mga kawang gawa. Papicture tayo ng papicture. Ano sabi ng Diyos? Tinanggap mo na ang kabayaran mo. Pero po tayo, bibigay po tayo sekreto para po mas masarap pong tanggapin yung provision ng Diyos. Amen po ba? Kaya, we must give our best to God. Ano yung mga best na yan? Best of our talent. Best of our time. And best of our treasure. At kapag yan ang binigay natin sa Diyos, ito po mangyayari, surely God will bless us more. Yun po ang gagawin ng Diyos. At yun po ang pangako niya. Siksik, liglig, umaapaw ang pagkakaloob sa atin ng Diyos. Kapag ibigay natin sa Kanya yung best natin, sa Kanya po natin ibigay. Huwag po sa sanlibutan, huwag po sa tao, huwag po sa amo. Kami po sa negosyo po namin ni Pastora, pag nananalangin po kami, hindi kami umaasa sa tao. Ang inaasahan po namin, Lord, yung provision mo, yung pagkaloob niyo po sa amin. Nananalangin po nga kami, kahit konti, kahit marami, hindi po nawawala yung aming pananampalataya sa inyo. Kayo po ang magpo-provide. Amen po ba? Yun po ang pananalangin. Kaya natutuwa po ako. Dahil kapag ka talagang tayo po ay nagtiwala sa Diyos, tayo po ay nagdesisyong magbigay sa Diyos, magkakaroon siya ng provision para sa atin. Amen po ba? Sabi po sa Kawikaan 11:24, sabi po, ito ha, ang taong mapagbigay ay lalong yumayaman. Eh, yung mga nagbibigay, natural do. Yumayaman sila lalo. Natural do yun ha. Pero meron tayong batas sa langit. Ganun din ang batas sa langit. Kaya lang, ang magbibigay sa atin, ang Diyos. Lalo tayong payayamanin. Ngunit sabi,
naghihirap ang tikom ang mga kamay. Yung mga madadamot, lalo na sa gawain. Magpaghihirapin po ng Diyos yun. Yun po, hindi po sa akin galing yun. Galing po sa salita ng Diyos yun. Kawikaan 11:24. Kaya kung gusto po natin tayo po ay pagpalain, matuto po tayong magbigay freely. Taos puso sa ating puso. Amen po ba? Amen po ba? Okay, dito po ako magtatapos. Ang esensya po ng buhay Kristiyano ay nasa pagsunod, pagsamba, pagbibigay at pagtulong. Tandaan po natin na ang desisyon ay nasa ating sariling pagpapasya. Tayo po nagpapasya. Nagde-decide kung magbibigay. Kahit na tayo po ay Kristiyano na tumanggap nga, may karnal pa rin sa atin, hindi po tayo perfecto eh. Kaya kailangan po magde-decision po tayo. Magpasya po tayo. At yung pagpapasyang yun, freely. At tatandaan po natin, at ang pagpapala ay sa Diyos nagmumula. Tandaan po natin yun. Amen po ba? Ang sabi nga po sa Lucas 6:38, magbigay kayo at kayo'y bibigyan ng Diyos. Gustong takal, siksik, liglig at pumaapaw pa ang ibibigay sa inyo. At yan po ay nararamdaman ko po ngayon. At nagpapasalamat po ako sa Diyos sa provision, sa biyaya na ipinagkakaloob niya sa akin. At ang dalangin ko sa inyo din po, kaya tinuturuan po tayo ng Diyos sa pamamagitan po ng proseso at alituntunin ng Diyos na magbigay. Huwag po yung puro hingi lang ng hingi. Reklamo, hingi, reklamo, hingi. Hindi po, matuto po tayong magbigay. At ang pagbigay na sinasabi ng Diyos, tapos sa ating puso. At alam po naman natin yung pagbibigay natin kung saan po napupunta yun. Tandaan po natin Lucas 6:38, ibabalik sa atin ng Diyos yan. Hustong takal, siksik, liglig, umaabaw. Maraming maraming salamat po. Nawa po ang mga salitang ito na ating narinig ngayon mula sa Diyos ay ipamuhay po natin at mararamdaman po natin ang pagpapala ng Diyos. Praise your name, O God. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, maraming maraming salamat po sa iyong kabutihan. Maraming maraming salamat po sa iyong pagpapala, sa iyong pag-iingat. Purihin ka sa kadakilaan mo. Tunay nga po, O Diyos, nagpapasalamat po kami sa itinuturo niyo po sa amin na proseso, na sistema, na pamamaraan upang paramdaman po namin ang inyong pagpapala. At ngayon po, nalaman po namin na kailangan po pala kaming magdesisyon sa aming buhay na magbigay, na matuto po kaming magbigay, na huwag po kaming maging maramot. Hindi lang po yung kami tanggap lang ng tanggap, hindi, matuto po kaming magbigay. At sa pagbibigay po namin yan, alam po namin na kayo po ang gumagawa ng provision para po sa atin. Purihin ka, O Diyos, sa kadakilaan mo. Purihin ka sa mga salitang ito na nadidinig po namin, natututo po kami, napapalakas po ang spiritual na pamumuhay namin. At yung narinig po namin sa salita ngayon, O Diyos, nawa po, ito po ay ipamuhay po namin. Hindi lang po narinig ng kabilang tenga, lalabas sa kabilang tenga. Kundi po, pumasok po sa kaliwang at kanang tenga namin at pumasok po sa aming puso. At pagpasok po sa aming puso niyan, pinataba ang aming puso at ito po ay pinamuhay po namin. At maraming maraming salamat sa inyo po, banal na Espiritu, na hindi niyo po kami iniiwan, na kayo po nag-guide sa amin
Kayo po ang nagtuturo, kayo po nagbibigay ng wisdom po sa amin. At dalangin ko po, Diyos, na pagpalain niyo po mga kapatid, ang mga pastor, tulungan niyo po ang bawat isa, lalong-lalong na sa kapanahon ng pandemya. Naniniwala naman po ko, Diyos, na hindi niyo po kami papakayaan. Pero meron po talaga susi. Kailangan po namin mag-desisyon na magbigay. Maraming salamat po sa inyo po ang papuri, sa inyo po ang pagsamba sa dakila naming Ama, sa pangalan ng Jesus ang lahat. Sabi na, Amen. Maraming salamat po sa inyo muli at magandang umaga. Ang pagpapala po ng Diyos ay sumaating lahat. Amen. At sa atin naman pong announcement para sa ating online services, meron po tayong morning devotions every Monday and Thursday. Sa ganap po iyan ng alas 8 ng umaga. At meron din po tayong Bible study every Wednesday at 7 p.m. At hindi rin po mawawala ang ating prayer meeting every Friday po iyan sa ganap po ng alas 7 ng gabi. At sa atin naman pong Sunday service, gaganapin po iyan sa alas 9 ng umaga. At sumunod po ang ating SOM, gaganapin po iyan sa alas 3 ng hapon. Also, we encourage and remind to all workers and members to give their tithes and offerings to their churches. Or kindly coordinate or give your tithes to Sister Rowena, Sister Emmy, Sister Lorna, or kindly deposit at our video account under the name of Precious The Answer Church Malabon Incorporated with account number of 0190-151587. Amen. So, lahat po ba ay pinagpala sa salitang ating napakinggan? Amen. So, tunay nga ang salita ng Panginoon ay buhay. Amen po ba? Ang salita ng Panginoon ang siyang nagpapatibay sa atin ng ating pananampalataya at nagpapalakas ng ating loob. Amen po ba? Ang salita din po ng ating Panginoon ang siyang witness na ang Panginoon nating buhay ay parating na siya sa atin. Parati pong kasakasama natin saan man po tayo naroon at saan man po tayo magpunta. Amen po ba? So, sa ating pong pansamantalang paghiwa-hiwalay at sa ating pagtatapos, tayo po ay manalangin. Hallelujah, Hallelujah Jesus, purihin ka Panginoon. Tunay Panginoon na karapat-dapat kang purihin, sambahin, dakilain at luwalhatiin. Panginoon, maraming salamat Panginoon sa araw na ito na kami Panginoon ay nagsama-sama na manalangin. Pagpasalamat sa lahat Panginoon ng kapurihan na ibigay mo po sa amin. Maging Lord, thank you sa kalakasan, thank you Lord sa pag-iingat. Thank you, Lord, sa paglayo, Panginoon, sa lahat ng kapahamakan. Lord, maraming salamat sa buhay mo na ibinigay niyo po sa amin na hindi man po kami karapat-dapat, Panginoon, na bigyan niyo po, Panginoon, ng buhay mo, Panginoon, pero may narapat mo, Lord, na ibigay sa amin ang aming pangailangan. And, Lord, sa mga oras na ito, Ikaw ang siyang mapapurihan, Ikaw ang siyang maitaas at madakila. Maraming salamat, Lord. And we pray, Lord, sa aming pastor po na magbabahagi ng iyong salita, Ikaw, Panginoon, ang siyang gumabay sa kanya. Bigyan niyo po siya, Panginoon, ng knowledge and wisdom. Maging, Lord, sa lahat ng nakikinig, Panginoon, ng salita mo, Panginoon. Patuloy na pagbalain niyo po ang bawat isa. Ikaw, Panginoon, ang siyang sumama at gumabay, Panginoon. Panginoon, paramdam niyo po sa amin, Panginoon, ang iyong presensya na nandito ka, Panginoon, kasama namin. Maraming salamat, Panginoon, at ikaw, Panginoon, ang siyang manguna sa bawat isa. Maraming salamat po, O Lord. Ito po ang aming samot na lang sa tanging pangalan ni Jesus. Amen and amen.